Hello guys, good morning. For today's video, mangunguha nga tayo ngayon ng betel nut o yung tinatawag nilang nganga sa Tagalog at buwa sa Ilocano. Ayan guys, yan ito. Papakita ko sa inyo, ayan guys. Ayan. Si Bernard kumukuha ngayon ng panungkit guys. Yun, bale, pwede rin namang nating akyatin guys yung betel nut. Kaya lang, delikado kasi umulan guys. So, madulas-dulas yung puno ng buwa, kung tawagin dito sa amin. Yan. Puntahan natin guys, tara. Samahan niyo ako guys. So, ayan na nga. Pine-prepare na ni Bernard yung panungkit namin, guys. And, kawayan. Naputol na. Kasi may nanguha ng kawayan dito sa amin. So, ayan. Ready to, Bale, pinapakinis niya lang, guys, yung kawayan para hindi masugatan yung gagamit. So, ayan. Ganyang kagaling yung brother natin. Farm manager, guys. Kung tawagin. Ayan. Ayan. Kikis-kisan niya muna. Ayan. Ayan kung gano'n siya kagaling guys. Oh. Nakaporma pa. Pupunta lang sa farm. Oh. Branded pa yung ano guys. Oh, yung damit. Ayan. So, ayan. Antayin lang natin na matapos niya guys. Yung paglilinis sa kawayan. Tapos saka ipe-prepare na niya yan. Bale, gagamitan natin yan ng parang itak, sangkot, kung tawagin dito sa amin sa Ilocano. Yan, sa Tagalog, hindi natin alam kung ano yan. Yan, yan, lalakad-lakad tayo. Susundan natin siya, guys. Siya yung nakakaalam ng place. Yan. Pakita ko sa inyo, guys, yung mga tanim na na buko. Yan, yan mga maliliit pa lang yan, Siguro nasa 3 to 4 years old na tong mga to. Yan. Maliliit pa sila guys. Pero ganyan nagsisimula yung mga buko. Ayan. Ayan. Tapos ipapakita ko sa inyo guys. Ayan. Ayan. Puno ng langka. Ayan, ayan. Ayan guys, oh, nakikita nyo. Yan. Pero, maliliit pa sila. Yan, pwede pang, gawing ginataang langka. Yan, baka hindi nyo nakikita, i-zoom natin siya, zoom natin. Yan. Ayan, oh. Or, lapitan natin. Ayan, dami yung guys, oh. Ayan yung mga medyo malaki ng nyog. Yan. Yung mga yan guys, hindi yan tinanim. Bale, iniwan lang yan. Naiwan ni Papa. Tapos yan, lumaki na sila. Yan. So, marami pang tatanim nandito guys. So, ang main na gagawin natin dito guys, makukuha tayo ng betel nut. Kaya lang, marami tayong side trip. Oh, ito na guys. Bale, ito ikakabit na ni Bernard daw guys. At yan. Yan, ayan yung sangkot kung tawagin. Ikakabit niya using dito mo focus dito lang. Yan. Yan sige lang, sige. Ayan. Ikakabit niya guys using converted nylon. Yan ay interior yan guys ng gulong ng motor. Yan, ayan. Ayan. Ganyan ka resourceful yung kapatid ko guys. Ayan. Sa mga naghahanap dyan ng mapapangasawa, pwede to. Ayan. Pa-focus natin guys ha. Ayan. Ayan guys o. Ayan. So, ayan na guys. Patapos na. So, mamunguha na tayo ng betel nut. Ayun, nandito pa siya sa
ano, pero baka sa mga susunod na araw, baka wala na siya dito, guys. Alam nyo na. Hindi natin masabi ang panahon. Ayan. Lalakad na tayo, guys. So, nagdala ako ng sako, guys. Dito natin lalagay. Oh, lucky, oh. Yan. Ayan na. Nandito na tayo, mga kapatid, mga kapuso. Ayan. Ayan guys, yan yung beetle net. Ayan. Ayan guys. Ayan. Iba front cam ko lang guys, para makita nyo. Ayan na guys. Ayan. Wait lang. So, ayan na guys, kukunin na niya. Wait lang, papakita natin guys. Ayan si Bernard ha. Bali, susungkitin niya guys. Yan. Okay. Yan. Oh, susungkitin niya na yung beetle net. Ayan yung beetle net. Anong gagawin natin dito? Pang papasubscribe natin. Yan, sa mga naggusto ng beetle net nga. Oh. Alin na kayo guys, libre to. Mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel ko. Mark Ben Vlogs. Yan, nakuha na natin guys. Sa mga nagnganga dyan, napaka-importante sa kanila to. Yan, kasi mahal to guys. So, kukunin muna natin. Yan. So, kukunin ko muna. Wait lang guys. So, medyo masukal guys yung ano. So, kukunin ko muna. Wait lang. Yan, okay. Wait lang guys. Kukunin natin. Yun. Ayan na guys, oh. Nasa baba na. Yan, kukunin ko. Okay. Yan, bali yung iba guys, nalaglag na. Wala na siya sa, ano. Yan. Pero ito yun. Yan. Yan na siya. So, marami pa. Yan pa yung iba. Wait lang guys. Baka mahulugan tayo. Mahirap na. Okay, yan na. Oh, yan, kaya nakikita nyo guys. Oh. Yan, nahulog na siya. Yan. Nung bata kami guys, quick kwento lang. Inakyat namin yan. Kasi si nanay, yung mama ni mama ko, mahilig magnganga. Or mag, ano ng buwa or beetle nut. Yon. Yan, nahulog na dun guys. Yan, so puntahan natin. Yan, masukal yung dadahan natin. Guys, okay, yan. Yan, ang dami guys, oh. Oo. Oh. Dami, tas dun, no. Oh. Yan. Yan, nahulog. Yan, so lalagyan natin dito yan, sa sako. Yan. Dito. Guys, okay. Yan. So, ang gagawin ko na ngayon, guys, is mamumulot na ako. Yan. So, ibibideo naman tayo ng aking brother. Yan. Brother, ano na ako? Mamumulot ako. Yan. So, kupulutin natin. Alika, guys. Okay, para makita nyo. Yan. So, pupulutin natin, guys, kasi may mga nahulog. Lagyan natin dito sa sako. So, yan. Wala pang laman yung sako, ha, guys, ha? Yan. Tapos ngayon, lalagyan na natin yung buwa. Beetle net. Yan guys, oh. Lagyan natin sa sako. Yan. Pulutin natin lahat. Yan. May mga dati nang nahulog, guys. Yan, ito. Ito, medyo ano na siya. Nahulog na dati. Pero pwede pa yan. Kaya pinulot ko pa rin. Medyo madami-dami rin ito guys. Ganito kami sa Makati. Yan, sana. Ganito rin sa buong mundo. Joke lang guys. Yan, ang dami oh.
pumuna tayo. Nangangawit ako, guys. Dami, oh. Sige natin lahat dito sa, ano. Ako. Ang dami. Sa mga nagnganga dyan, libre lang to, guys. Mag-subscribe lang kayo sa Mark Ben Vlogs. Yan. Punta kayo sa YouTube. Yan. Click nyo yung Mark Ben Vlogs. Then subscribe. Then claim your prize sa aming bahay. Ayan, oh. Okay. Dalagay naman nandyan yung ano. Yan. So, nakuha na natin yung karamihan, guys. Yan. Ayun pa, guys, oh. Yan, tinan nyo, ang dami. Ayan na, guys. Yan, nakita nyo, guys. Ito, oh, ang dami pa, oh. Oh, yan yung betel nut kapag nandun pa sa kanyang puno. Yan. So si Bernard naman, guys, ang ano ngayon. Mamumulot. Yan. Ang aking kapatid. Yan. Hi ka naman sa vlog natin, brother. Yan, ano masasabi mo? Nagnganga ka ba? De, inom lang. Ah, inom lang daw. Lang tubig. Yan. Yan, so kuha pa tayo ng iba. Oh, guys, may tuti, oh. Yan, alam nyo yan. Tuti, tuti advance. Yan, siguro may ano dito nag-tent ko. Kaya may tuti. Actually dito, guys. Ito, marami kaming ano dito, bamboo. So ano to? Nyog farm, coconut farm, bamboo farm. Saka pastulan namin ng baka. Yan, kaya maraming damo. At dati pinapatabas namin to para tumubo yung damo para kakainin ng mga baka namin pagdating ng tag-ulan. Pero ngayon, medyo naglaylo na kami sa ano, guys, sa baka. Parang mas gusto na namin mag-focus sa nyug. Yan. So ito, guys, ito yung anahaw, guys, oh, kung natatandaan niyo yung vlog ko. Yung first vlog ko sa Angono, sa Medalba. Ayan, guys. Ito yung sinasabi lang anahaw. Anahaw tree. Ayan. Ayan. Sa mga susunod na araw, guys, try natin kumuha ng anahaw. Na yung ubod ng anahaw. Papakuha tayo kay Papa. Iba-vlog natin. Ayan, malapit nang matapos ang kapatid ko. Pagkukuha. Ayan, ang daming, guys, oh. Ayan, oh. Beetle nut. Medyo malamok ngayon dito, guys, kasi ano, kakatapos lang ng ulan. Ayan, oh. Ayan. So, ang dami niya nang napulot, guys. Ah, patapos na. Ayan. Tapos na tayo dyan, guys. So, hindi ko alam kung kukunin pa niya yung natira dun. Pero, hindi ko alam. Hindi ko lang sure. Ayan, ayan. Ayan, sabi kong bamboo farm din to kasi daming bamboo. Nice. Ayan. Quick kwento ulit. Dito kumukuha sila tatay ng mga bamboo na ginagamit nila for their fish farm. Yung fish pond nila. Ayan. Fish cage pala, guys. Yan. So update ko kayo mamaya, guys, kung kukunin pa namin yung nandun na beetle nut o hindi na. Ayan, oh, guys. So, yan, papakita ko sa inyo, guys, yung ano, nakuha namin. Yan. Dami, guys, oh. Dami, guys. Ang mga gustong mag ano dyan, nga. Yan. Message nyo lang po ako.
Ay naku guys, kung ang kukunin pa niya. Ayan siya guys. So yan ang kinagandahan ng may panungkit guys. Hindi mo naakyatin. Oh yan na. Okay. Ayan. Oh yan na. Nahulog na. Yan last. Last na bunga. Pero meron pa siyang mga bunga na guys na maliliit. Kung nakita niya. Yun. Okay. So yan na guys. Tapos na. So pupulutin na lang ulit namin. Pupulit din ng kapatid ko. Yan. So isip-isip muna siya, ganyan. Bago pulutin guys. Siyempre napagod din siya sa ano, panunungkit ng betel nut. Ayan, ang dami oh. Yan. Wow! Ang dami guys oh. Ayan oh. Yan. Papahawakan ngayon natin sa kanya lahat. Yan. Ayan oh. Ang dami. Oh. Ang dami guys oh. Yan. Yan. Saka yun. Yan guys. Ito guys, ito yung pinapartner sa buwang, nganga, or beetle nut guys. So ito. Mahal rin to guys. Hindi ko lang alam ang tawag sa Tagalog. Pero ito guys, yung dahon nito, yun yung sinasama sa nganga. Yan. Ito. Yan. Yan. Sasample lang ko kayo guys. So kuha ko. So, pakita ko sa inyo na nakakain talaga. Yan. So, ito guys. Ito. Ito siya. Yan. So, papakita natin sa ano natin. Yan. Ito. Yan. So, ito guys ha. Yan. Papakita ko sa inyo na, na talagang edible talaga to. Ayaw. Ayan guys, so ngayon, kaya tinawag siguro na nganga, or tinawag na nganga, kasi ito lang, nginunguya. Ayan, ibig sabihin na nganga. Ayan, so, ngunguyayin ko lang to, and then, ang mangyayari is pagka nagkaroon na ng tubig, saka ko siya, i-dudura. Ayan, i-video tayo guys ng ating cameraman. Ayan, eto o. Yan, bali itong inunguya ko na. Ang lasa nito guys, ang bitter, tapos mapait-pait ng sak na konti. Tapos ito, pagkita nyo guys, tapagkita ko sa inyo kung anong resulta ng dura ko. Magiging parang kulay yellow. Yan, green. Yan. Pero, tuloy-tuloy pa rin natin inunguya ito. Parang ganyan. So, ang ano lang nito guys, ang essence lang nito is parang pinapartner siya. Dito sa dito guys. So ito dapat na ano mo pa kinakat mo and then saka mo ipa-partner dito guys. Pero hindi ako fan nito guys. Dito lang sa ngipin. So yan. So tapos na guys yung video natin sa pangunguha at pag-harvest ng betel nut, nganga or buwa. So salamat guys sa panonood. Naway panoorin niyo ulit yung next vlog ko. And see you guys. Please like, comment, and subscribe. Mwah. God bless. Guys, binisita tayo ng isang farm manager natin, si Tito John. Farm manager ng aquaculture. Yan. Mamuha tayo ngayon ng langka. Papahinugin? Hindi. Ano lang. Gagataan. Magpusat mo na rin yun. Hindi kay, nagpunso 3 oras. Oh, kinabahan. Dasali na. Kinabahan si Tito guys. Ayun na, kukuha na siya. Dabanyasan. Saan mo nakuha itong isang farm manager? Yan.
Diyan, nakakuha ko yung ano, isang farm manager sa highway, guys. Magpapa-BP daw, may naramdaman daw na kakaiba. Ayan na, kukuha. Kulang lang sa inom yan. Ayan na. Ayan. Ihuhulog na niya, guys. 1, 2, 3, go! Ay, hindi nakuha ng isang anuhan. Yan. Ulitin natin, guys. 1, 2, 3, go! Wala, palpak, guys. Palpak. Pusmo, ba? Dede, no? Dede. Yan, natitry nyo na. 1. Mga purol, guys, yung ano, sangkot. Hindi kaya ng isang beses lang. Ayun, okay, yan na. Yan, tingnan natin. So, marami tayong pinik ngayon. Yan. Hindi lang betel nut, pati ano, langka. Ayan na, guys, oh. Ayan. Ayan na, oh. Ayan, sarap nitong gataan. Ayan, kukunin daw ni Tito, guys. Gagataan daw na. Ayan. So, dito na nagtatapos, guys. Guys, meron pang isa. May isa pa siyang titirahin. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, yan na. Sige, may mensan, eh. Oh, kunin muna, kunin muna, kunin muna. Kunin muna, kunin muna. Yan, kukunin na ni, ano natin, this, farm manager natin, si Tito Dun. Ayun, ayun na nga. At oh, natapos laki. Na. Ang laki. Ang laki, oh. Yan, dalawa, oh. Ah. Ala. Ayan na, guys, naghahanap na ng, ano, bamboo shoot o rabong. Labong sa Tagalog, rabong sa Ilocano. Oh, yan. Iniikot natin yung ano, guys, Chinese bamboo ito. Yan, kung tawagin. Ang linis nitong ano niya, oh. Bakuran niya kasi si panigurado may tumitingin din dito. Yan, meron kaya o meron kaya? Purang Chinese bamboo na dito, yan. Di tanto pala mga ladya balay, may mimas na dyan. Medyo wala silang, walang ano ngayon. Nalamlamunin. So wala, guys, pa ano tayo, zero, hindi natin kapanahunan. Wala, walang nakakuha, guys. So baka may nakakuha na. Marami kasing kumukuha dito, guys, kasi ang sarap nito. Yan. Pero ito sa amin to, guys, Chinese bamboo. Kaya lang, dahil sa hirap ng buhay, yung iba, walang makain. Kaya yan, kinukuha nila. Ang kitaman siya. Wala tayong swerte, guys. Sarsarwa, baka medyo may atang kulala mo ito. Baka na nadildilawa. So wala, guys. Negative tayo. Kitaman siya, no? Yan. Ito. Ito yung... Dito, guys, mas magubat na yung dito talaga. Dito sa upland kaysa dun sa bundok, kasi dun dami kumukuha na. Yan, ito tayo, papalik na dun sa main road, guys. Wala tayo nakuha. So, balik sa main road. Yan, ito, itong kinukuha ni Tito Junjun, ito. Ano to, Chinese, ano daw, malunggay. Yan, ito yan. Panlaban sa masasamang sa lahat ng sakit. Ayan, ito to. Medyo madami. Yan, tinatalbusan niya lang, guys. Tinatalbusan Tito Junjun. Ayan. Masarap yan. Isahog sa saan dito? Munggo. Ayun. Masarap sa isahog sa munggo. Siguro yun yung sekreto ni Tito Junjun kung bakit siya gwapo, guys. Yung Chinese malunggay. Yan, so ayan, guys, medyo nadadala na tayo ng ulan. So baka umuwi na tayo, guys.
Andahan lang. Mga may nakita ulit siyang Chinese malunggay. Ayan. So, ayan. So, bigo tayong makakuha ng labong. Ayan. Better luck next time, guys. Ito, pinaprepare na natin yung ano, guys. Nai-prepare natin yung langka. Yung gagataan natin to, guys. Asok! Ayan, guys. Pale, ano, lilinisan muna natin. Ito yung first step sa pagluluto ng ginataang langka. Tatanggalin natin yung outer lining niya, guys. Auto surface yan. Masarap to. Mukhang paparami na naman tayo ng kain, guys. Pasensya na sa background natin, guys, na andito lang kasi tayo sa labas, sa dirty kitchen. Tapos umuulan pa. Yan, check mo, guys. Check out. Sa labas. Tapos ito yung mga ano dyan, trapal-trapal dyan, yung mga pinang tatapal namin sa mga na-harvest na palay dati. Yung hindi pa na-benta, guys. So balik tayo dito, guys, sa paglilinis ng langka. Ito, guys, yung paglilinis ng langka is matrabaho to, guys. Mga professional lang ang gumagawa nito. Non-prof. Pero, yun nga, sabi nga nila, yung mga pagkain na pinaprepare na mahirap, yun yung mga masasarap. Kailangan i-appreciate natin as consumer o mga hinahaiyanan ng mga ganitong masasarap na luto na masarap pulutanin na napaka ano, napakahirap i-prepare pero napakadaling ubusin kasi sobrang sarap. Quick kwento lang, guys, itong motor na to, ito yung unang motor namin. Ito, kaedad ni Bernard siguro to. Ano na to? 29 years old na. Balik tayo sa paglilinis ng langka. Ayan o. May improvised, ano pa siya, guys? Improvised gloves para hindi madagtaan. Kasi yung dagtaan nito, guys, yung langka, it's either hinog na o ganito na hilaw pa. Napaka ano, guys, napakahirap tanggalin, napakalagkit. Napakahirap tanggalin yung ano, yung dagta niyan. Kaya konting tip, guys, sa mga gagawa nito at mga maglilinis ng langka na kakainin, mag ano tayo, gloves tayo na improvise. O kung wala tayong totoong gloves, pero kung ayaw naman natin mag-gloves, okay lang. Madali lang din namang tanggalin yan. Kailangan lang natin ng use oil. Ipahid-pahid sa kamay. Tapos ipapahid sa lumang o maduming cloth. Matatanggal din naman yung dagta, guys. Tiyagaan lang talaga. Parang buhay natin. Tiyagaan, kahit mahirap ang buhay, tinatiyaga natin. Kasi ganyan ang buhay. Sabi nga nila, kung walang tiyaga, walang nilaga. Time check tayo, guys. Ano na tayo? Running 4 minutes na tayo sa paglilinis ng langka. Naway malinis na natin at makaligo na tayo kasi galing pa tayo ng farm. Ito yung sinasabi nila ng farm to table. Farm to mouth. Ayun, farm to mouth daw, guys. Ayan, dito kami nagluluto, ano, guys,
Minsan nagluluto yung ano natin, dirty kitchen natin. Napakakalat yan. Tapos yan yung mga tanim pong natanim na nyob. Yan, hindi pa natatanim kasi sobrang busy ng mga tao natin guys na magtatanim. Napakaluntian na nila. Back to you guys! Hindi pa siya tapos. Ayan guys, so tapos na. Icha-chop-chop na lang to guys. So sa pag-chop-chop nito guys, sa loob na natin to icha-chop-chop. So yan na. Okay guys, so update ko kayo mamaya guys. Oh yan, back to the video guys. So yan, pina-chop-chop na natin. Ganyan na, chop-chop talaga yung langka. Fresh from the farm. Ang laki nito guys. So yun na, update ko kayo mamaya pag na-chop-chop na to guys. Oh ayan na guys. Na-chop-chop na yung gagawin natin ginataang langka. Mamaya ano natin lulutuin na. So yan guys, natapos na yung pag-prepare natin ng para sa ginataang langka natin. So dito na matatapos yung vlog natin. So watch out na lang guys kung mapapakita pa natin yung kung paano natin lutuin. So kung hindi, papakita ko na lang sa inyo guys na luto na. So thank you guys sa panonood sa vlog ko. Please like, comment, and subscribe. Bye guys. God bless. Guys, ganito ang ano ng gata guys, manually. Magpiga ng gata. Ayan. Ito, purong-purong gata to guys. Ayan na yung gata. Kung ano lang yung matira, yun lang yung talagang gata guys. Walang halong tubig, hindi gaya nung nabibili natin sa palengke. Ito purong-puro talaga. Coconut milk. So, ayan na yan guys. So, ayan, ihahalo namin yan sa ginataang langka na kinuha namin kahapon. So, papakita ko naman guys yung ginataang langka na niluluto ni Jan. Tapos na. So guys, ito na yung nilulutong langka. So dito na natin ilalagay ngayon yung gata para masabi natin ginataang langka. Hinantay lang natin yung saglit guys. Oh, yan na, ilalagay na. In a few minutes nandito na. Yeah, bale ibubuhos lang natin. So yan, okay na, ibubuhos na ni Mama. Oh, yan, ibubuhos ka, ibubuhos. Yan, parang ulan. Yan. So ganyan na guys. So ginataang. So papakita ko sa inyo guys pag luto na siya. Oh, ayan na guys, tapos na, luto na. So, kakainin natin mamayang lunch.